Hello guys, so this is Kakay Sato again for another video, and today is may nakita po akong hindi magandang sinyales sa ating isang succulent. So ang nangyari ay nagkaroon siya ng mga mealybugs, so ito ay aphids. So ito yung mga aphids, ito makikita nyo sa screen. Ayan, di ba? Yan, namumuti siya yung gilid. Nagkaroon po siya ng aphids, guys. So ang mangyayari pag nagkaroon po siya ng aphids, yung mga dahon niya, ayan, dahan-dahan po siyang matatanggal. Ayan, dahan-dahan siya matatanggal, sisirain niya yung mga dahon niya. So ang mangyayari, ganito po ang mangyayari. Meron ditong isang pot na tanggal na po yung ibang dahon. Ito, so dahil nagkaroon siya ng aphids, so ito po ang nangyari sa kanya. Ito, so wala na po siyang sa kabilang mga dahon niya, wala na kasi nalaglag na. Tapos ito pa siya, o meron pa siyang aphids, so kailangan natin to siyang i-treat. So i-treat natin siya para ayan, nagkaroon siyang maraming aphids. Ewan ko guys saan to galing. Buti na lang napansin ko kasi medyo matagal ko din hindi siya nakita. So nung nakita ko ayan, so makikita nyo ayan yung mga aphids. Ito. Ayan siya. So siguro din na nating linisin yung yung iba. So ito, sayang ito kasi kaumpisa lang, katatanim ko lang, so nagkaroon siya ng aphids. So hindi siya maging maganda yung tubo pag nagkaroon ng aphids kasi malalaglag. Ayan, oh. Yan ang aphids. So diba, kailangan natin i-treat siya. So ang gagawin natin ngayon, tanggalin natin tong mga aphids muna, tapos isprehan natin ng may ginawa akong homemade lang na guys, na pang-spray. Ito po yung sabon, dishwashing soap, at saka yung vinegar. Ayan siya guys, yan siya ang i-spray natin. So ang gagawin natin, tatanggalan lang natin ng mga aphids to. Linisin natin to dito, mga gilid niya. Siguro doon natin matanggal yung mga aphids. Yan. Diba namumuti siya? So, pag hindi na yan siya, pag hindi ito naagapan, siguradong matatanggal itong lahat ng mga dahon na to. Kasi, yun ang mangyayari. Sisirain talaga niya. Pag hindi natin ito naagapan. So, kailangan natin siyang agapan. Ayan, tanggalin natin. Yan o guys, so ayan. Nakita nyo? Yun ang mga aphids niya. Yun, tanggalin natin yan siya. Bago natin siya yan o, ang dami yan. Yung nakikita nyo, yan. So, siguro doon natin matanggal yan para hindi na sila makadami. Tapos anuhin natin. So, ito po ang isa sa mga insekto sa succulent. So, ayan, nakikita nyo ba sa ilalim? Ayan, meron pa siya dito, oh. Ayan, makikita nyo. Ito. Ayan. Ayan, di ba? So, tanggalin natin yan siya. Ayan. Kasi yan, oh. Ayan. So, yan po ang nagpapasira sa ating tanim. So, kailangan nating matanggal. At saka bago natin siya i-spray ng mga, ayan, simula na siya, natanggal na yung isang dahon, ayan, oh. So ito po yung result, ito po yung mangyayari pag hindi natin sila naagapan, kasi marami na po, inatake na po sila ng aphids. Okay.
So ito po yung mga nalalaglag na ating mga natanggal. So ang dami nila, di ba? So ito, malapit na itong malapit na talaga itong matanggal itong mga dahon na to kung hindi natin naagapan. Sisirain talaga nila. Thank you.
gagawin natin, i-spray natin yan siya ng yung sinasabi ko na mixture. Ito po na inano ko, ginawa ko yung homemade na dishwashing soap at saka vinegar. So hindi na natin masyadong damihan. At saka yung ano, yung pagkalinis ko dito sa ating mga dahon, ang ginawa ko yung cotton buds, nilagyan ko na ng yung ating ginawang homemade ito para didikit na siya doon sa mga dahon at saka maaamoy ng mga aphids, so hindi na nila aatakehin yung ating mga alag at ating succulent, kasi kawawa naman ito. Ayan, di ba? Ito, isa to sa mga original na talaga na mother plant ng aking aking itinanim. So sayang siya pag nasira. So at saka alagang-alaga ako ito, guys. So ayan, makita niyo nandiyan yun sa baba, yun no, yun. Ayan, no, nandiyan sa baba yung ano, yung mga mealybugs, yung mga nadahon na tanggal. So i-spray natin yan siya para hindi na siya makaka ano. Hindi na siya makakapag ano, hasik ng lagim. Wow. Kapag hasik ng lagim. So, yan lang po ang ating video for today. So, sana may natutunan kayo sa aking na-share na succulent tips kung paano ko po siya inaalagaan yung ating mga succulent dito sa aking maliit na garden. So, yun sa baba, meron pa ako doon. Kasi nag-ano ako, guys, nagdidilig ako. So, kaya nakita ko ito. So, yan, nakita ko siya na mayroon na palang umaatake sa kanya. Kaya buti na lang. So, at nakita ko. So, ngayon, treated na siya again. Kailangan lang natin to siya i-monitor araw-araw kung meron pa. At saka kung active yung mga aphids pa. Okay, so again, this is Kakay Sato sa Kaisiyahan. Sana may natutunan kayo dito sa aking i-share na video today. And don't forget to subscribe my channel, Kakay Sato po sa Kaisiyahan. And thank you so much for watching. Bye-bye again, everyone. Until my next video.